Matapos ang unang pagkatalo ng combined forces ng Ottoman Sultan, Emperor Napoleon III ng France at puwersa ng Britanya sa Crimea, ay pinagpatuloy pa rin nila ang pagkubkob sa siyudad ng Sevastopol at sa panahong ito ay mas determinado na silang talunin ang puwersa ni Tsar Nicholas I ng Russian Empire. Ito ang kwento ng Crimean War, digmaan sa pagitan ng mga higanting imperyo sa Europa na nagresulta sa pagkatalo ng Russia sa digmaan, ang pangalawang parte ng ating series tungkol sa Crimean War. Shoutout po muna tayo kay Andres Costello at saka kay Bongon Vlogs, Bongon Vlogs, Daniel Kane Paser, at saka kay Mygil Isparaguera. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Shoutout din kay Kent Z. Shoutout din kay Prediction. Pati na kay Nelson Banteluro Jr., ang ating solid fan from Ormoc City, Leyte. At kay Mas Malupit 2040. Shoutout din kay Kenneth Humawan. At saka rito kay, walang pangalan, shoutout. Christina Abinota, shoutout. At kay Charlie Hatuhot, Vincent Minisound, Ken Banaba, shoutout. Christopher Figueroa, shoutout. Thunder Channel, shoutout po sa inyo. Mark Rubiato, shoutout. Shoutout kay Jeves Hugo Cafan, shoutout din kay Titam Nospoch. Andy Aquino, shoutout. Michael Alfie Guiliana. At sa lahat ng ating mga masusugid na subscribers na walang tigil na sumusuporta sa ating channel, maraming salamat po sa inyo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ang pagkapanalo ng pwersa ng Russia sa Crimea sa labanan sa Baklava, ay naniniwala ang mga Ruso na madali na lang nilang matatalo ang kanilang mga kalaban dahil sa laging mahirap na para sa mga Allies ang pagpasok ng kanilang mga supply sa lugar. Kaya noong November 5, 1854, mahigit sa 40,000 na sundalong Ruso ang umatake sa pwersa ng Britanya at France sa bahaging northeast ng lugar, malapit sa bayan ng Inkerman. Madaling araw ng November 5, nagsimula ang pag-advance ng mga Ruso kung saan hindi sila nakikita ng mga Briton dahil sa kapal ng fog sa araw na yon. At dahan-dahan silang nag-advance palapit sa pwersa ng Britanya at France. Nasa mahigit 13,000 lang na sundalo ang umidepensa sa iba't ibang posisyon sa utos ng Russian General na si Fyodor Soymanov. Una nitong ipinatake ang kanyang 15,000 na sundalo paakyat sa hill papunta sa posisyon ng mga British na tinawag nilang Home Ridge, na merong 2,500 lang na sundalong Briton ang dumidepensa sa lugar na yon. Pero habang papalapit ang kwarsa ng mga Ruso ay nakita ito ng isang sundalo ng mga Briton na nakapwesto sa bahaging taas ng valley kung saan nagpaputok kaagad ang mga ito sa kanilang mga baril, na siyang nag-alerto sa 2,500 British troops na nasa harapan na ng mga Ruso. Dahil sa kapal ng fog, walang kaalam-alam mga Briton na napakarami pala ng kanilang kalaban. Kaya nagbigay ng utos ng kanilang commander na sabay-sabay silang umatake pababa sa Burol at sinalubong ang 15,000 Russian troops. Habang ang malaking puwersa ng Russia na nasa likuran ng kanilang first line ng ataka ay nagpaputok kaagad sa kanilang mga artillery at tinarget ang tuktok ng Burol, pero wala na doon ang mga Briton dahil umatake na itong lahat papunta sa first line of attack ng mga Ruso sa kapal ng fog at hindi ng bakbaka na hindi nila makita ang kani-kanilang mga kalaban hanggang sa tamaan si General Soymanov at namatay. Habang nagpumalit nito ay tinamaan din at namatay. Pati na ang pangatlong Russian officer na pumalit ay tinamaan rin at namatay. Dahil sa tatlong Russian officers kagad ang napatay sa bakbakan at hindi alam ng mga sundalong Ruso ang kanilang gagawin, umatras silang lahat palayo sa lugar. Samantala, ang Russian second column sa kabilang side ng hill ay umatake sa British position sa bahaging northeast na mayroong inilagay ng mga harang ng mga Briton sa lugar na tinawag nilang barriers, kung saan doon dumiretso ang 15,000 Russian troops
Nang sumabit ang mga Ruso sa mga barriers ay nag-counter-attack kaagad ang mga Briton. At dahil sa confusion at hindi makita ang isa't isa sa kanila, ay umatras na ng tuluyan ang puwersa ng Russia sa lugar. Dumating naman gagad ang French reinforcements sa lugar at tuluyan na nilang napatras ang puwersa ng Russian Imperial Army pabalik sa loob ng syudad ng Sevastopol, kung saan ipinagpatuloy naman ang Allies ang pagkumkob sa syudad. Pero pumasok na ang Russian winter sa lugar. Nahinto na ang ground operation ng Allies. 30 barko pa ng Allies ang nasira dahil sa Russian winter storm na may mga kargang mga pagkain at coats para sa winter. Kaya ilang libo ang namatay sa mga sundalo ng Allies dahil sa hypothermia o sobrang lamig. Sa buwan ng February 1855, sinubukang umatake ng mga Russians sa bahaging norte ng Sevastopol sa bayan ng Eupatoria, kung saan nakabase ang Ottoman troops, pero sa loob lamang ng 3 oras na bakbakan ay nabilitang umatras sa mga Ruso dahil sa napakalakas na depensa ng mga Ottomans. Sa sumunod na buwan ng March ay nakumpleto naman ang British contractors ng pag-construct sa Grand Crimean Central Railway na siyang magpapadali sa pag-transport ng supplies ng Allies mula sa pantalan papunta sa siege lines. Pero biglang kumalat na naman ang sakit na kolera sa puwersa ng Allies na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 10,000 sundalo ng Allies. Pero nabuhayan sila ng loob nang dumating ang 18,000 troops na reinforcement mula sa kaharian ng Sardinia. Dahil gusto kasi ng hari ng Sardinia na mapalakas ang aliansa nito sa France, kahit ganun pa man ay patuloy pa rin ang pagkubkob nila sa syudad ng Sevastopol. Dahil ayaw rin namang sumuko ng mga Ruso na nasa loob ng syudad hanggang noong September 9 ang tagumpay ng napasok ng Allies ang Sevastopol at tuluyan na nilang nakontrol ang lugar. Pero patuloy pa rin ang digmaan sa iba't ibang front tulad ng sa labanan sa Caucasus Mountains sa Baltic Front, Azov Sea hanggang sa Russian Pacific Coast ay walang tigil ang labanan dahil ayaw namang sumuko ng Russia sa digmaan kahit na pinagtulungan na ito ng maraming bansa. At dahil sa bagong teknolohiya sa panahong yun, tulad ng telegram at photography, ay napaka well documented ng digmaan. Alam na mga tao sa London kung ano ang nangyayari at sitwasyon ng kanilang mga sundalo sa Crimea, kung saan gusto na ng British civilians na ihinto na ng kanilang gobyerno ang walang kwentang digmaan nila sa Russia. Dahil wala rin naman itong patutunguhan at maraming buhay lang ang nalalagas sa labanan sa iba't ibang fronts ng digmaan. Dahil dito napilitang pumayag ang British Prime Minister na i-resume ang peace talks sa Russian Empire. Habang sa Russia naman sa buwan ng March, bago bumagsak ang syudad ng Sevastopol, ay namatay si Tsar Nicholas I, na pinalitan naman kaagad ng kanyang anak na si Alexander II bilang bagong Tsar ng Russian Empire. Na gusto pa rin ipagpatuloy ang digmaan hanggang sa napilitan itong makipag-negotiate para sa kapayapaan dahil nagpapakita na ng mga senyales ang mga bansang Austria, Prussia at Sweden na gusto nitong umanib sa Allies at lumaban sa Russia. Kaya noong March 30, 1856, pinirmahan nila ang Treaty of Paris na siyang formal na tumapo sa Crimean War ayon sa nakasaad sa treaty na ibabalik sa Orthodox Christian Church ang kontrol sa mga Christian churches sa Palestine at ibalik ang lahat ng mga teritoryong kanilang nasakop sa dating may-ari nito at pagbaban sa lahat ng nasyon sa mundo na mag-maintain ng warships sa Black Sea, pati na ang pagbabawal sa lahat ng mga bansa na magtayo ng mga fortified ports sa Black Sea. Pero ilang taon na magkalipas noong 1877, inataking muli ng Russian Empire ang Ottoman, kung saan inangkin ang Russia mga teritoryo sa Caucasus na naging dahilan sa paglaya ng Bulgaria at iba pang mga Balkan states sa Ottoman Empire sa tulong ng Russian Empire na hindi naman pinakialaman ng mga bansa sa Europa. Dahil sa napakaraming namatay na sundalo sa mga bansang nakipaglaban sa Russia sa panahon ng Crimean War, mahigit sa 160,000 ang namatay sa mga sundalo ng Allies combined. Mahigit naman sa 130,000 ang kabuuang namatay sa puwersa ng Russia sa digmaan.
Ang digmaan rin sa Crimea ang naging dahilan sa pagmo-modernize ng Russian Empire sa kanilang higanting imperyo para makisabay sa mga bansa sa Europa tulad ng pag-abolish ng Russia sa kanilang serfdom system, pag-expand sa mga railroads, pagpapalawak ng telegraph networks at pag-modernize nila sa medisina, at higit sa lahat ay ang pag-re-reorganize at pag-modernize sa Russian Imperial Army. Pero sa pagtakbo ng panahon ay patuloy pa rin ang pangingialam ng Russia sa mga Balkan States para ipakita sa mundo na isa pa rin silang makapangyarihang bansa at protektor ng mga Slav sa rehiyon na magiging dahilan sa pagsiklab ng World War I sa kadahilan ng kayang-kaya daw nilang talunin ang bagong imperyo sa Europa na napaka-advanced sa teknolohiya at industriya ang German Empire, na magiging dahilan sa tuluyang pagbagsak ng Russian Empire sa mundo noong 1917. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssette TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.